maitatanggi na nakabibighani ang mga produktong ito na karaniwang nakikita at nagagamit natin sa mga tahanan, ospital, hotel at iba pa. Furniture ang karaniwang tawag sa mga ito sa Ingles na walang direktang translasyon sa wikang Ifugao. Naitatanong ba natin sa ating mga sarili ang mga sumusunod na tanong? Na kung sino-sino ba ang mga gumagawa dito? Ano-ano ang mga pinagdadaanan nila? Ano-anong mga kagamitan ang kailangan dito? At anong kultura ang napapaloob sa mga ito? Kilala ang mga katutubong Ifugao sa husay sa pag-uukit na minana at hangad ipamana sa kabataan bilang bahagi ng kanilang mayamang kultura. Ang paot ay isang paraan nila ng paghahayag ng kanilang damdamin at kadalasang nakikita sa iba't ibang medium, gaya ng inukit na payon di Ifugao o Ifugao rice terraces sa kabundukan ng Ifugao. Di sila nakontento sa giganteng istrukturang ito, kaya nila ito pinagtripan ang mga kahoy at bato. Ang kulturang ito ay flexible kung tawagin, kaya ito ay sumusunod sa tawag ng panahon at pangangailangan. Bunga nito, 40 bahagdan ng mga mang-uukit ang nahalina sa paggawa ng furniture, kung saan ayon sa kanila, mas malaki ang kita nila rito sa mababang panahon sa paggawa at malaya nilang naihahayag ang kanilang imahinasyon sa makabubuluhang bagay na hindi nasasakripisyo ang kulturang pag-uukit. Kung kayo ay magawi sa isang furniture shop, ito ang karaniwang makikita ninyong kagamitan sa paggawa ng furniture. Hindi man madali ang paggawa ng mga ito kasi dumadaan ito sa mahahabang proseso tulad ng sitting alone, the terraces lies under the starry heavens. Oh, what a heaven seems a mile away as cloud starts to sway. Kabunyan whispers in his thick white beard. The grandma built these terraces through the Ifugao way. They spread their
terraces and if God's best on their way to survive, they have to strive to have food for their families and not to starve. God bless it, Ifugao, for our Ifugao way. They spread their arms of an eagle, lifting their feet as they dance through the times. Whether old or young, in cadence with the God, is over. Oh, how I love my Paggawa. A living heritage known to the world, a wondrous attraction as generation. Ang himahiwagang silyang ito ay isa sa mga bunga ng malikhaing imahinasyon ng mga Ifugao na maingat ginawas sa pawis at pagpapahalaga, na kaya dapat natin itong pahalagahan. Sa pagwawakas ng ating paglalakbay, buong pusong inihahayag ng Furniture by Nagiko, Asin Road, Baguio City, na pinagmamay-ari ni Ginoong June Napiloy, ang kanilang pag-aalalay sa mga nais matuto kaugnay sa misyon nila na tumulong sa tao na tulungan ang kanilang sarili. Nothing could change, no one can compare. Heaven built these terraces and if God's best on their way to survive.
Thank you.
Kawagang silyang ito ay isa sa mga bunga ng malikhaing imahinasyon ng mga ifugaw na maingat ginawas sa pawis at pagpapahalaga na kaya dapat natin itong pahalagahan. Sa pagwawakas ng ating paglalakbay, buong pusong inihahayag ng Furniture by Nagiko, Asin Road, Baguio City, na pinagmamay-ari ni Ginoong June Napiloy ang kanilang pag-aalalay sa mga nais matuto kaugnay sa misyon nila na tumulong sa tao na tulungan ang kanilang sarili. They have to strive.